Okay, move na tayo kay Pisces. Yan. Pisces, ito yung reading mo para sa kabuuan ng month ng December. So, ito ay pahapyaw na silip. Sa kung ano ba yung mga posibleng paparating sa iyo, no? So, dito rin yung first week, second week, third week, fourth week silip. Pisces, kung gusto mo ito yung mga ganitong klaseng readings, please don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send ka lang ng private message, Pisces, kung mag-i-inquire ka or mag-book ng personal reading. Yung link at details, ilalagay ko na lang sa description itong video. Pisces, i-entertain ko lang yung mga private messages, no? So, yung mga nagko-comment, YouTube, Facebook, TikTok, huwag kayong magtaka kung hindi ako magre-reply. Kasi kung talagang interesado kayo, diretsong private message kayo. Okay? Pisces, just a reminder, pwedeng tutugma ito sa'yo, pwedeng hindi. Siyempre, hindi naman ito, ang mga card readings ay hindi naman laging accurate. And isa pa, hindi naman ito personal reading mo. Ito ay collective reading. So, pwedeng may mga makaka-relate, pwedeng merong mga hindi makaka-relate. And also, walang guarantee yung mga card readings na ganito kung ito ay totoo or magkakatotoo. Bottom line, gawin nyo lang guide. Okay? Pisces, ibibigay ko sa'yo lucky day, lucky numbers mo. Ready mo na yung ano mo, pen and paper mo. So, one time ko lang babasahin to Pisces. Pwede mo naman siyang i-rewind or i-pause kung halimbawa nabibilisan ka, no? Or may na-miss ka. So, Pisces, yung lucky day mo Thursday, yung lucky numbers mo 55, 24, 5, 21, 39, at saka 30. Yan. Kunin muna natin yung overall na energy ng December mo, Pisces. Okay. Eight of Swords, no? Grabe. So, parang ano ha, may feeling, may energy dito, Pisces, ng pagiging trapped. Yan. Yung tipong gusto mong makawala sa ganitong sitwasyon. Pero parang feeling mo you are helpless. So, the thing with the Eight of Swords, Pisces, minsan, ano lang yun eh, parang self-limiting beliefs lang natin yung nagkukulong sa atin dito sa Eight of Swords. So, pwedeng minsan, ano lang yun, iniisip lang natin, no, na tayo ay natatrap dyan sa ganyan sitwasyon, pero in reality, hindi naman talaga. May kakayahan kang kumawala or alisin yung sarili mo dyan. So, anong challenge? Oo, Pisces, challenge mo is chariot. So, hindi ka talaga, ano, hindi mo alam paano ka aalis. Yun yung pinaka-problema mo. Paano ka mag-move forward dito sa sitwasyon mo? Whether ang pinag-uusapan nito ay actual na pag-alis sa isang lugar, pag-alis ng bansa, pag-alis sa job, pag-alis sa isang relationship, maraming pwede. No, ang pinaka-challenge mo, Pisces, is paano ka makakaalis? Paano ka makaka-move forward, makakatakas sa ganyang sitwasyon? Okay, so pinaka-blessing mo naman dito is Hierophant. So, pwedeng meron namang ano, mga tao na may nalalaman tungkol dyan sa sitwasyon mo or pwedeng, mga taong pwedeng mag-guide sa iyo, magbigay ng matinong advice. So, yun naman yung blessing mo dito. Yan, no? O, pwede ka nilang matulungan dito. No, pwedeng
sila yung maggagabay sa iyo. Sila yung may experience sila, may alam sila sa ganitong bagay. So, pwede kanilang payuhan, no? Turuan ka, ano yung kailangan mong gawin. Yun naman yung blessing mo. Okay, so parang i-coach ka nila. Pero this is more on ano nga eh, pwedeng iniisip mo lang na ano, na limitado ka or di mo kaya, pero actually mindset, no? Pwedeng mindset mo lang 'yon. And what's next for you will be the Wheel of Fortune. Oh, switching ng places, no? Pagbabago ng kalagayan, pagpapalit, no, from yin to yang o yang to yin. So, ibig sabihin lang nito, pwedeng mabaliktad yung mga bagay-bagay, yung sitwasyon dito. O, yun yung susunod na mangyayari sa'yo. So, sana, hindi ko alam kung ikaw ay mapapabuti ang sitwasyon, kasi ang Wheel of Fortune is either a change for the better or a change for the worse. Yun yung next. So, the best thing to hope for here is sana yung susunod para sa'yo, magandang sitwasyon o pagbabago. Pinaka-outcome mo, nako, this is conflict. Yan. Conflict. Pwedeng may mga ano, kukontra sa'yo dito. Pwedeng may maiinggit, kay questionin ka. Ayan, no? Hindi magkasundo. Pwedeng nag-uunahan, nag-aagawan. Okay? Ano kaya to? Hindi ko magets itong ano mo. Ano bang pinag-uusapan dito sa kalagayan mo, Pisces? Pero hindi maganda yung patutunguan ng situation mo, no? Kasi ito, may sabihin na natin, pagdating dito sa Wheel of Fortune, yung next na mangyayari sa'yo, limbawa, nagkapalit ng sitwasyon, ikaw yung nalagay sa magandang sitwasyon, maswerteng sitwasyon, kumbaga, sa'yo pumabor, may mga aalma. Ayan, may mga aalma rito. No? So, kung dati, argabyado ka, tapos ito yung susunod eh. So, baka nga, pwedeng a change for the better yung ano, yung susunod para sa'yo dito sa Wheel of Fortune. Pero may mga ano, may mga conflict dyan kasi pwedeng iba maiinggit, paano, aalma, magre-reklamo, pre-questionin, or hindi papayag. Ayan. Kumbaga parang nagkapalit kayo ng sitwasyon. Dati yung kalagayan niya, kung sino man yan, kung isang tao man yan, or group ng tao, no? Pwedeng dati yung pwesto niya nandoon ka. Ay, yung pwesto niya ngayon, eh dati ikaw 'yon. Halimbawa nasa ilalim ka dati, siya yung nasa ibabaw, and then biglang ito kasi yung next na mangyayari sa iyo eh, yung magkakapalit yung sitwasyon eh. Yung pwesto eh. So 'yan, pwedeng ikaw naman ngayon yung nasa pabor na position, pero may mga kukontra. No? Yun nga lang. Ayun yung pinaka-outcome mo. Yun yung pupuntahan nito. Pwede may mga away-awayan, may mga masasabi, kontrahan, no? Yan. Inggitan. Oo. Kasi sa tingin ko, magkaka-switch kayo ng places eh. Wala tayong magagawa. May mga ganyan talaga eh, di ba, ibang tao, pagka ano, ayaw nila nakikita nagiging okay yung kapwa nila. Kumbaga, pag may, dito, sabi nga nila, dito daw sa bansa natin, bawal daw umunlad kasi may mga magagalit sa'yo pag pag nag-improve yung buhay mo, pag umuunlad ka, may nagagalit sa'yo, o diba? Naano ko lang yun, nasagap ko lang sa Facebook. O yun, parang ganyan yun. So ngayon, nung sila naman yung nakaranas, nung naranasan mo dati, kumbaga nagkapalit kayo ng posisyon,
sila naman ngayon yung may mga nasasabi. O, diba? Ayan. Yan yun. Mukhang ganyan. And tingnan naman natin, Pisces, ano ba tong first week, second week, third week, fourth week mo, maaaring paparating sa'yo. First week mo, uy, nako. Pay attention to your health. Ayan na naman. Parang lately pala ako nakikita sa'yo to, Pisces. Hindi ko alam kung ikaw ba yung sign na ano, o iba. Pero basta, mabuti na lang din yung safe than sorry. No? Siyempre, pagdating sa mga health matters, doon lang tayo sa doctors makikinig, doon lang tayo hihingi ng payo, no? Sila yung kumbaga ano nila yan eh, sila dapat yung kinukonsulta natin pagdating sa mga health matters, hindi sa kung saan-saan kanino. So better safe than sorry, Pisces. Maganda na rin ma-check, no, lalo na kung may mga nararamdaman. Second week naman, okay, so may old man dito. Kung sino man ito, pwedeng relative, hindi. Pero you are about to deal with someone, lalaki na may edad, whether dealings or relationship daw. No? O, relative mo man yan, friend, boss, o partner, yan. Third week, okay, something about family. Okay, so be family concern. No, meron sinasabi dito about an emotionally secure and loving family. So third week siguro may mga family matters na may kinalaman sa ano na dapat mong asikasuhin, bigyan ng priority na may kinalaman sa security ng pamilya mo. Whether itong security na to ay may kinalaman sa emotional, no? So, fourth week naman, Pisces, so unsettled times na ko. Magplano ka na. Ngayon pa lang, kasi December na eh. And fourth week, malapit na yan. So, ibig sabihin lang nung kangaroo, may mga paparating na sitwasyon na pwedeng alanganin or mga unexpected na mga ano, na mga circumstances. So, mas maganda na ikaw ay nakapagplano ngayon pa lang. So, parang ina-alert ka nito. Heads up, Pisces, oh. Huwag mo nang hintayin yung fourth week kasi baka fourth week doon na maglitawan tong mga unexpected na mga bagay na yan pangyayari. At least, ngayong November pa lang, oh, as soon as mapanood mo tong reading na to, makapag-prepare ka na. Pero actually, short notice na ano, maiksi ng panahon. Pero at least meron pa rin. So, tignan natin, Pisces, ano ba yung closing message advice para sa'yo. Passion and pleasure. Wow. Ay, enjoyin mo itong moment na to, Pisces. Mukhang merong, syempre, holiday season. Sa tingin ko, this is something na dapat ay ma-enjoy mo with your family and loved ones. Or at least yung sarili mo man lang ma-enjoy mo ito. Ayan, oh, savor your life. O, diba? Enjoy every moment kasi hindi naman promised yung tomorrow. No, ganun naman eh. Hindi naman tayo promised about tomorrow eh. So, ang sinasabi lang dito, ano, pwedeng nakakalimutan mo na rin mag-enjoy. No, baka naman ikaw ay puro trabaho, ayan. So, yeah, may mga time na dapat, ano, mag-ano rin, mag-relax, happy, enjoy. And itong December, pwedeng yun na yun. Since ito ay holiday season. Tapos next year, busy na uli. O, diba? So, samantalahin yung mga time, mga moment na magiging happy tayo, makasama natin, loved ones natin. Ma-enjoy natin yung time na yan. Okay, Pisces, sana nagustuhan mo. And if you did, don't forget to like and share. Take care and God bless.